Hi guys. Parang ang laki-laki ng mukha ko. I just trying my actually it's an old Samsung camera phone, guys. Maalat ng patis. And ganito lang yung mukha ko. Talagang ganito na. Kain tayo, guys. Ang ulam natin ay ano? Yung parang adobo na may patatas with the bell pepper and onion and garlic. Ito, guys. Diba masarap, guys? Oh. This may kinakain pa tayo, diba? May kanya-kanya kaming time na kakain. Kung sino ang ano, guys, minsan kung sino ang kasi may kanya-kanya silang trabaho eh. Lalo na yung isa kung may klase siya. Inuuna muna niya yung pagkain niya pagkatapos may klase na siya. Eh ako naman, maaga pa naman. Alam nga naman, kakain ako ng 5 o'clock, guys. Kaya 6. Dati-dati kumakain ako ng 6 o'clock. Pero ngayon, eh wala naman talagang busy things to do. Ayun. Eh, ang daming cross sa ibabaw ng, ano, ng apartment. Doon sila namamahay. Pagkatapos, yung ano naman, si bossing, si ano, mister naman, eh, ang pagkain niya, 7:30 to 8 o'clock. Minsan, kasi kararating lang niya ng duty. Kasi caregiver nga siya, guys. Caregiver. Ay, ganito yung ano namin set up. Baba ko nga kangakay, guys, kasi hindi pa ako marunong itong ano na ito at saka parang alanganin itong phone natin. Ayun. Ngayon hindi naman niya ako makikita ngayon. Ayan. May ano kanina, guys, yung patis. Yung patis at saka kamatis. Ayan. Para appetizer. Sarap. Wala nang gulay-gulay, guys. Meron salad doon. Kung sino ang gustong may salad, kukuha na lang. Pipituhan ko na lang ng manok. Manok yung isa kong anak pagdating niya kung gusto niya. O kaya while they are fetching her.
Tatanungin ko kung gusto niyang kumain. Kung hindi, babaunin na lang niya bukas. Naririnig ba ninyo ako, guys? Hmm? Sa akin, guys, simple-simple lang akong tao. Kahit ngayon, kung walang... Kasi nag-iisa ako eh. Parang ganun. Kung wala na akong maulam, pwede na yung kamatis at saka ano? Patis? Di ba, guys? Total, gabi naman. Before you go to bed, pwede kang mag-gatas o kaya mag-Milo. Pero hindi daw pwedeng, sabi nila, guys, hindi daw magandang ano. Hindi daw maganda ang hindi daw maganda yung hindi daw maganda yung ano, guys, yung umiinom ng gatas paggabi, sabi nila. Alam niyo, guys, ang sikreto ng mahabang buhay, huwag kayong kumain ng marami para hindi ma-overload yung sikmura and your, dahil pag nakaano na yung stomach ninyo, di ba, puno siya, nagda-digest yan, mahihirapan din mag-digest. Pagkatapos, yung pumping ng heart nyo, mahihirapan din, guys. Katapos, yung mga lahat, yung mga dugo ninyo, mahihirapan din mag-taas-baba o kaya kung ano, saan sila pupunta. Yun. Lalo na kung ano pa, kumakain pa kayo ng mga baboy, mga baka, mga uminom pa kayo, magsigarilyo pa kayo, wala na, patay na. Kaya hinay-hinay lang kayo, guys. Wala naman ano, namamatay ng isang araw na hindi kumakain eh, pero may pagkain naman kayo, di ba? Di naman pwedeng mangyari na hindi kayo kakain ng ano, yung mga in-between snacks. Kaya, kung halimbawa, yung ano, before you eat, magnguya-nguya na kayo ng mga carrots, kaya doon kayo muna kakain ng yung mga prutas, ganun, yung salad ninyo, uunahin nyo na ninyong kainin, ganun. Para pagdating ng dinner, lana, busog na kayo. Konti na lang makakain na ninyo. Kain din kayo ng rice, guys. Yung nakag-ugalian na ninyong kainin, huwag ninyong i-ano, hindi mo kakainin ito. Hindi, pwede kayong kumain, guys, ng kahit ano pa. Huwag lang, ano, yung overdoing. Huwag niyong pahirapan yung sarili niyo sa loob. Katulad ng kung marami ka rin ilalagay sa mukha mo, kaya sa mga skin mo,
Diba, may side effect. Ganon. Ganon din sa loob. Kaya, kung halimbawa, magkasakit lang ng ulo ninyo, guys, huwag na kayong uminom ng gat, ng ano, ng kamot. Ang gawin ninyo, magpahinga na lang kayo, uminom kayo ng tubig. Pagkatapos, mag-listen kayo ng music, yung pangpakalma, ganun. Saka matulog kayo sa madilim na kwarto, ganun, para ma-relax kayo, guys. Saka huwag kayong masyadong maglalabas under the sun, lalo na ngayon. Pwede naman para mamatay yung virus, pero hindi eh, kasi yung heat, hindi rin pwedeng ma-over ka sa heat. Hindi rin pwedeng ma-over ka sa lamig. Diba, guys? Pwede ka rin mamatay sa sobrang kasiyahan. Pwede ka rin mamatay sa sobrang kalungkutan. Ganon. Yung ano lang, guys, lahat ng bagay, basta't makontrol mo, mabubuhay ka ng mahabang panahon at sabayan mo ng dasal. Ganon. Sarap ng patis, ah. Kasi sa akin, kamali ako. Parang gusto ko kumain ng ano, ng medyo, hindi naman maraming rice. Yung katamtaman lang. Kaya lang, kalimutan ko, marami pala akong nilagay ng patatas doon sa inadobo ko, guys, ng chicken. Na dapat yun na ang kakainin ko. Yung chicken na lang at saka ano. Pero kasi may patis pa at saka kamatis yung pinagsawsawan namin ng anak ko kanina. Talagang matipid ako sa ulam. Hindi ko alam, malaman kung anong mga tao na yung nag-unli rice. May kasamahan nga ng hindi ako nag-iimbento, pero may pagkakataon na sa mga kainan kami ng mga friends and office mate ng asawa ko. Sa family gatherings. Ay nako, yung tao yung talagang buffet yun. Ang buffet, pwede kang bumalik-balik, diba? Ang ano nyo, yung plato niya malaki pa, dahil minsan, siyempre, dinner, di ba, malaki ang ano, mga plato. Dami niyang dalagay, guys. Tapos, akala mo, hindi nababalik. Ay, naku. Kakainin niya yata lahat yung ano eh, yung nakaserve doon sa ano. Pwede lalo na kung ano yung sa hotel, di ba, ano. Eat what you can. All you eat. Right, dek. Parang ganon. Parang kakainin mo lahat. Parang what do you call that now, girl? Eat all you can in the hotel. Eat all you can, right? Now the
Yeah, eat all you can. Sorry guys, wala akong pinag-aralan kaya nagtatanong ako. Wala na. Tapos, kakainin niya lahat. Hindi ko magagawa yun. Kahit yung mga iba, yung mga anak nila, ganun din guys. Parang hindi sila kumakain. Pero hindi na po naman dinadaon siguro ugali na, pero iaano mo naman. Ngayon ka lang nakakita ng ganun na pagkain, anuhin mo na, yung parang hindi ka na kumakain. Disiplina naman, di ba? Nakakahiya. Minsan nga dito sa amin yung asawa ko nga, sasabihin niya, can I take some more? Parang nakakaano naman, di ba? Parang ganun. Pero yung iba, hindi. Hindi nila alam kung isan nila ilulugar yung kanilang katakawan. Kakahiya. Pero yung naman, pwede rin kasi hindi mo matatanggal yung Pilipinong pero hindi mo naman maitetake out kasi doon sa buffet guys, yung mga pagkain sa breakfast o kaya lunch, kaya dinner sa hotel, yung buffet dinner. Hindi mo naman pwedeng itake out yung, kung may salo-salo, yung mga kunwari family gathering, friends gathering, birthday, ganun. Pwede kang tatapaw pa sila guys. Ay, magtitikong pa sila. Tapaw kasi ang tawag namin dito. Oo. Ano rin ako, pero nung na-realize ko guys, nung isa, dalawang, ganun, tatlo, nag-uwi ako. Napapansin ko, ayaw ng mga anak ko, yung hindi nila, siguro hindi gano'n ang mga, pero nag-uwi naman yung mga ibang, Malaysiano. Pero dahil Pilipino ako, nag-tetikom ako, guys. Pero yung yung masama, yung parang kukunin na nila lahat, yung gusto nila, iuwi na lang nilang lahat ba? Hindi sila hihinto guys. Pag uwi nila talagang ang dami nilang karga. Ganun. Wala pa silang patlak ha. Ganun. Kasi talagang ang namin kasi guys, patlak means you have to bring your own food. Yung parang contribution mo ba? Na hindi lang yung host ang mag provide ng food. Yung ganon. Para masaya ba? Pero yung iba talaga guys. Hindi na nagdadala. Mag-uwi pa. Ay, Diyos ko. Ano ba naman klaseng Ewan ko. Sa amin, pag sa bahay namin, kung hindi sasabihin yung host na mag-uwi kayo kasi wala na akong panlagyan nito, kaya ganito. O yan, kukuha ka lang. Pero nung na-realize ko na hindi naman pala kinakain ng mga anak ko yung inuuwi ko, yun, huminto na rin ako kasi at the end of the day, nakakain na ako eh. Diba? So, yun lang guys. Tapos na ako. Yan. Thank you guys for watching my vlogs. Hope to see you on my next one. Wala namang kamuang-muang ito. Parang I'm trying only this camera phone. Baka makapag rin ako yung i-try kong
edit ako, kaya ano. No guys. Sige na guys. Bye. Thank you for watching my vlogs. Hindi ako nagsha-shoutout kasi wala naman kayong mga ano, konti-konti lang ang mga subscribers ko na ngayon. Okay guys. Magka naman. Okay, bye. Mwah.